Alright guys, welcome back sa ating channel. This is Pain and for today's video is part 2 na tayo sa ating Disabled Sword Team Gameplay Explain. Okay, so ayan nga, current MMR natin is 1.8 and eto na nga, mga gameplay natin, i-explain natin ulit or analyze natin kung paano tayo nanalo or nag-draw. Okay, so unang laban, ito yung unang laban natin, no? Suicide Squad. Ayan, so anong team to? Bird Mech Plant siya, guys. So, yung mga to is medyo mahirap din kalaban ngayon, lalo na sa high MMR. So, ang ginawa ko dito is may pang discard na ako. So, round 1 pa lang is trinay ko na siyang i-discard. Or tinanggalan ng card yung mga axis niya, guys. So live record to, guys. So kaya hindi niyo nakikita yung mga cards ng kalaban. So parang ako na rin kayo kapag naglalaro kayo. And inexplain ko 'yan. Okay, so nag-cattail lang siya. So meron siyang 5 energy next round. And then na-discardan natin siya. And then next round, di-discard ulit natin yung mga cards niya. Okay, nag-cattail ako ng isa doon kasi hinihintay niya na mag-cattail ako, guys. Kaya ang ginawa ko is dinagay ko muna yung isang cattail para makita niya na nag-cattail na ako. Hindi niya alam na may cattail pa ako dito sa next round. So mas okay to, guys. Okay, so nag-heal lang siya doon. May 6 energy siya ngayon. Sige nga, tingnan natin kung anong gagawin niya, guys. So kung magaling siya is hindi pa niya titirahin yung plant ko dahil may cattail pa ako, guys. Or pwede rin siyang tumalon, no? Kaya nag-shield up ako dun sa aking dust sa likod. Kasi pwede siyang tumalon, guys. Kaya tinira ko na lahat ng pwede kong itira dun. Kagaya ng dalawang hot pot or spicy surprise. Ayan na nga. So napapatinking lang si tropa, no? So ang galing niya, no, guys. Hindi niya pa tinira yung plant natin. So nag-bidence lang siya and nag-last stand pa siya. So tinira na lang ng ating cattail yung kanyang last stand na plant. Okay. Hindi pa rin siya pwedeng ano, no? Hindi pa rin ako pwedeng makampante na hindi na siya tatalon. Lalo na ngayon na meron siyang 8 energy. And then may mga cards na rin sigurado yung kanyang bird. So best play dito magpa-shield up tayo sa ating ating plant. Pero wag mo lang lagyan ng energy yon kasi sigurado yung burst na yun. So pwedeng tirahin niya kasi yung plant or sa likod ko, guys. So ginawa ko is tinira ko na lang yung dalawang bind dagger ko. So, okay, gumamit siya ng 4 doon. So may 2 na lang siya plus 2 for energy siya next round dito sa round na to. So ang ginawa ko dito, hindi pa rin siya pwedeng hindi pa rin pwedeng mawala yung chance na tumalon siya, guys. So ang ginawa ko na lang dito is hindi naman niya mapapatay yung aking likod sa 4 energies lang. Ang ginawa ko dito is nagpataas ako ng shield sa aking yun na nga. Yun ang problema, guys. Meron siyang 0 cost na energy. Kaya natalo tayo dun. Kaya namatay tayo. Hindi ko naiisip yun. Yun din yung mali natin. Kailangan nating mag-ingat sa mga zero cost energy. Ayan. So, nanoturn yung aking likod. And then, ayan na nga. So, nag-ubos siya ng energy dun, no? O hindi kasi 3, 4, 5, 5 lang ginamit niya dun. So, ang gawin natin dito is, syempre, ito na lang natitira yung ating bug. Advantage pa rin naman kasi meron tayong anesthetic, which means magme-miss yung bird cards sa atin. Kagaya niya, no? Egg bomb, miss yung pangalawa. And then, okay, meron ding all out yung kanyang mech.
Okay. So, minalas pa tayo sa cards doon kasi dapat namatay na yung bird doon para manalo tayo. Pero hindi siya namatay. Kaya ang nangyari is ganito, guys. Buhay pa yung dalawa nila. Meron silang dalawang zero cost na, which is yung all out. So parang silang mauuna sa akin. And then meron lang siyang, I think, 3 or 4 energy. Or 2 lang nga pala. Yun na nga. Nakatira pa kasi yung ano, yung kanyang mech doon, kaya ganyan. Ngayon, di tayo binigyan ng anesthetic dito, kaya ito nangyari, guys. And mauna pa siyang tumira, no? So super shield shop lang tayo. Hindi tayo binigyan ng anesthetic. Kaya ayun, nag-draw yung laban. Okay. So ito naman, next laban natin. Dito panalo to, guys. Explain ko lang kung paano tayo nanalo. Weirdo. Okay, ito si yung aqua bug plant. Isa rin sa mga meta ngayon. Kaso yung kanyang aqua, hindi siya naka-pokey, no? Kaya ang ginawa natin sa round 1, chinek ko muna yung cards. Sigurado. So, fear type siya, guys. So, ang ginawa natin is tinira ko lahat ng cards ko. Hindi naman natin ma-fear yung kanyang plant kasi huling to itira yung sa atin. So, best play dito is ganito na lang, guys. And, sigurado matatakot din siyang tumira kasi meron tayong cattail, no? So, ang ginawa ko dito is nag-discard lang ako ng cards sa kanya. Ayan na nga. So, napakalaki ng shield ni tropa, no? Uy, may heal siya. Tapos, dalawang sinela. So, 3 energy ginamit niya, guys. Ang sakit ng sinelas. Diba? So, tinira ko lahat ng cards ko kasi alam ko na pwede niyang i-discard dun sa kanyang second ano niya, second axe niya, yung bug niya. Okay, rinis ko siya kasi 2 cards lang siya, hindi naman niya mapapatay yung plant ko dito na merong ano, meron 250 energy tapos naka-fear pa yung plant niya, no? So dapat, ang mali niya dun is dapat tinira niya kahit dalawang 10 slap lang yung kanyang aqua bago niya itira yung kanyang plant para mawala yung fear. So ang nangyari is siya pa yung na-damage. Nag-miss lang yung mga tira niya. So sayang din yung energy niya dun. Okay, so wala tayong choice kundi lagyan na lang lang Biden's yung ating front. Alam naman natin papatayin na yan. Or hindi pa niya papatay kasi 2 energy lang ata siya. Okay, 2 energy lang siya kaso naka-gain siya ng ano dahil sa T-slap. Dapat kanina pa yung T-slap na yan, Lodi Kicks. Kaso ayan, titirayan na niya yung ating plant, no? Ukuan. Yun lang. So may 4 energy siya next round, guys. And then ayan na nga, may possibility na mag-fear siya, no? So, anong ginawa natin dito? Kailangan nang mamatay itong bug, guys. Since wala naman siyang anesthetic, no? Tinira ko na lahat ng aking cards dun sa aking likod para mamatay yan. Kasi dito sa ano, sa ating team, disable sword team, guys, kailangan is maparating natin sa 1v1 ang labanan na to. Okay, ayan na, nagpalusot siya. Nagpalusot gaming siya, guys. So na off guard yung ating bug dito. Pero hindi naman niya mapapatay ng ilang cards lang. Kaya lang yan, puro discard. Tapos dalawang ano, may isang twin. Yun lang. Okay, ayan na nga. So halos match na yung laban, no? Tigto 2 energy kami. And then yung mga HP ng aming mga bug is tamang-tama lang. Saktong-sakto lang, guys. So, best play dito, huwag mo nang itira yung bug kasi mauuna yung aqua niya. If you fear niya nga, kagaya ng nakita niyo, finir niya yung ano,
finir niya yung ating bag. Manonoter niyan kung lalagyan ko pa yun. So, kailangan ano ka rin, ayos ka rin sa pag pag-predict kung mamamatay na yung mga aksi mo. Okay, so 1v2 na nga ang nangyari dito. Hindi pa namatay yung kanyang bag kasi napakakunat kanina. So ang ginawa ko na lang dito, alam ko na wala ng cards to, or kung meron man is mababa lang yung shield niya, mamamatay pa rin, guys. Okay, so good na goods, napunta na sa 1v1 ng labanan, and meron tayong spicy surprise dito. Kailangan na rin natin tanggalin yung kanyang terror champ, guys. Okay, so iniisip ko pa ako magpapataas ako ng shield, no, yung sobrang taas ng shield, pero iniisip ko rin na mag-save ng isang vine dagger para mamaya. So ganyan yung ginawa ko, guys. Okay, nagkakaroon siya, tapos dalawang sweep, ayan na nga. So wala na siyang terror champ, guys. Ang meron na lang niya is acrobat tsaka yung dalawa pa. Okay, ayan na nga. So nag tail slap lang siya, no. Hindi ko alam kung bakit pinipilit niya tong acrobat, eh lagi namang mabilis siya sa akin, and wala naman akong slow, no. So yung nangyari dyan, tignan nyo, dahil yun yung tinira niya, hindi ko alam kung bakit, no, pero baka naiwan yung mala siya sa card draw. Okay, ayan na nga. So yun lang, guys, sana malinaw yung pagka-explain natin kung paano tayo nanalo or sa draw. And then kung gusto nyo ma-future yung mga gameplays nyo, guys, send nyo lang sa akin, sa aking FB page, No Pain No Game FB, search nyo lang yun, or pwede rin naman kayo mag-comment dito, and then kukontakin ko kayo or magre-reply ako. Salamat, guys, and peace out.